water hyacinth o water lily ay mabilis lumago sa pamamagitan ng daloy ng tubig, pollination sa tulong ng mga lokal at migratory water birds, at ihip ng hangin. Ang pagkapal nito ay maaaring makaapekto sa normal oxygen level ng tubig na kailangan ng mga isda. Bukod dito, ang init na naiipon sa ilalim ng water lily ay nakaaakit ng lamok na pwedeng pagsimula ng dengue. Water hyacinth ito, pero tinatawag lang natin siyang water lily, no? Dahil mas mabilis siya at parang nasanay ang mga tao na tawagin siyang water lily. Sinasabi nila na ito ay cause ng pagbaha dahil hinaharangan nila ang ating rivers, ng ating waterways. Pero dito sa ating bayan, dito sa Kainta, nakita natin na ang daming water lily sa ating river. So naisip natin na ba't hindi natin pakinabangan itong mga water lilies na to at gawing sanang hanap buhay para sa ating mga kababayan. After all, libre ito. Libre na nakikita lang natin dyan yung raw materials hindi na natin kailangan bilhin. First batch po kami. Malaki pong tulong ang water lily sa amin. Ng pambili ng ulam, pambili ng bigas, nakakakuha ko doon. Okay, pag nakagawa ka, i-submit mo lang yung product, pera na. Kailangan po namin mag-sideline ng mag-sideline. Dito ko po rin po kinukuha yung pangulog namin sa CRs namin kasi may saving service po kami. Nakakaipon din po ako sa aming CRs po, yung savings po namin. Doon po ako nakakakuha ng pangulog, kaya nga natutuwa nga po ako nang dahil sa paggawa ko po ng livelihood na ito, gumagawa po ako ng mga banig, nakakapag-ipon din po ako. Ang Villar Foundation na isang non-profit organization ay nakatuwang ng Kainta Office of the Vice Mayor sa paninimula ng Water Lily Project. Ibinahagi ng foundation sa mga Kaintenyos ang skills na kailangan upang masimulan ang proyektong ito. Kung hindi dahil sa Villar Foundation, hindi natin matututunan yung steps, no, kung paano gumawa ng bags, paano nag-weave, at kung paano siya na pakikinabangan ng medyo matagal-tagal. Maliban dyan, nag-donate pa sila sa atin ng mga flatteners. No? Ito yung mga starter kits. Ang kailangan lang gawin ay i-harvest sila. Ituyo. At pagkatapos ituyo, ifa-flatten. Makaka-weave na tayo ng bags or banig gamit ang water lily. Pag may mga ganitong pagkakataon, sana po sinasalihan po natin. Ang hirap naman puro trabaho bahay. Gusto ko rin po makalabas din ng bahay. Kasi po ang ganda po ng livelihood na ito, nakakarating po kung saan-saan. Parang nag-feeling artista ako minsan. Ang dami pong nanonood sa amin. Napakarami na rin natin exhibits na kinuha para sa kanila. Napakaswerte din ng opisina natin dahil yung Santa Lucia Mall, no, meron silang pwesto na binigay sa atin, free of charge. Tapos yung ibang product po namin, nakakarating na po ng ibang bansa. Tuwang-tuwa talaga ako, ma'am. Siyempre, imagine ha, yung gawa mo, kung saan-saan nakakarating, siyempre proud ka. Ako proud din ang sarili ko. Sa ating pagpapatupad ng livelihood projects, hindi lamang skills training ang ating tinuturo. Importante na turuan sila kung paano pagkakitaan yung kanilang ginawa. No? So, sa mga bayan, no, na interesado matutunan ang ganitong proyekto, na kahanda po ang aming opisina na i-share din ang mga natutunan namin. Sana in the future makita natin siya na ginagamit siya sa material for a furniture or an accent chair. Ang tagumpay at pagpapanatili ng pag-unlad ng isang proyekto ay nakasalalay sa tuloy-tuloy na pagsasanay at maayos na pamamahala nito. Patuloy ang research at development na ginagawa ng opisina ni Vice Mayor Pia Velasco upang madagdagan ang mga produktong maaaring ilagay sa merkado. Ang ating dream, no, para sa ating Water Lily Project ay maging continuous na livelihood ito para sa ating mga kababayan. Start to finish tayo.